Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Tayo'y nagkakatipon sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampakipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid, atin ngayong ihanda ang ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Daring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubasob dahil sa aming kahinaan ay makabangunawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikhat, nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa, at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw,
siya'y aking kaligtasan. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako, kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin, Jesucristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Bitanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuho sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 dinaryo ang halaga niyan." Hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yun, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Bitanya, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat.
Magandang hapon tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa Lunes Santo at dito sa ating ebanghelyo, kumbaga yung ginawa ni Maria na pagpapahid ng pabango sa paa, sa mga paa ni Jesus, ay sinambit ni Jesus, hayaan ninyo siya dahil ito'y paghanda para sa paglilibing sa akin. Kumbaga, alam ni Jesus ang napipintong kamatayan o yung kamatayan, paghihirap na kanyang daranasin. Pero kumbaga sa kanya, inihahanda niya ang kanyang sarili. Hindi para maghirap, kundi para sa kaligtasan ng sanlibutan. At narinig natin ang pakunwari ni Judas Iscariote. Bakit hindi ipinagbili ang pabango? Aabot sana sa 300 denaryo ang mapapagbilhan niyan para maibigay sa mga dukha. Ang sabi dito, hindi niya sinabi yun, kundi dahil siya'y magnanakaw, siyang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Kumbaga, ang pagkukunwari na ito ni Judas Iscariote ay kumbaga isiniwalat lamang ng Panginoon. Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Mga kapatid, opo, kung ano yung kumbaga magagawa natin sa taong kasama natin, di po ba? Kung kulang na ang oras, panahon, ibibigay natin sa kanya. Paano pa kaya pag sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kanyang buhay, nagbigay ng buhay para sa bawat isa sa atin, hindi ba tayo magiging bukas palad para sa kanya? At ganun din naman, habang buhay tayo, meron at meron tayong pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapwa, sa ating mga kasama sa bahay, pamilya, pamayanan. Kumbaga, ang pagkakataon ay nariyan. Pero ang pagbibigay ng panahon, pagbibigay ng ating, kumbaga, kayamanan sa paglilingkod sa ating Panginoon ay nararapat din lang. Mga kapatid, opo, Lunes Santo ngayon, sa Biyernes Santo, makikita natin yung mga palabas, istasyon ng krus o yung pagsasariwa sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpapasan ng krus, pagpapako sa krus sa kanya at yung kanyang pagkamatay. Ipinagkaloob niya ang kanyang sarili para sa isang misyon. Ipadama sa atin ang labis-labis na pagmamahal ng Diyos. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, sinabi dito, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu. Sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan, mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, na hindi magtataas ng kanyang tinig. Opo, mga kapatid, ang lingkod ni Yahweh na napakabanayad ay gagamitin ni Yahweh upang ibigay ang kaligtasan sa sanlibutan, kaligtasan para sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, sa pag-aalay na ito ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay, kung siya ay nag-alay ng buhay para sa bawat isa sa atin, pinapahalagahan ba natin ang kanyang pag-aalay at yung kanyang pinag-alayan ng buhay? Ibig sabihin, iniingatan ba natin ang ating sarili? Kasi dahil sa atin, inialay ni Jesus ang kanyang sariling buhay.
upang ibigay niya ang mensahe sa atin, sa ating kahalagahan. Ganon din sa ating kapwa, dahil ang bawat isa sa atin ay mukha ng Diyos. Sa Genesis, sa unang aklat ng Biblia, sa Lumang Tipan, ginawa ng Diyos ang tao mula sa kanyang wangis. Kaya nga po, tayo yung tagapangalaga ng sanlibutan. Ipinagkatiwala ng Diyos ang sanlibutan sa atin tao. At pinagkatiwalaan niya tayo ng buhay. Ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ang tanong, pinapahalagahan ba natin ang pag-ibig na ito, pag-aalay ng Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin? Ang sigurado ko, iniingatan tayo ng Panginoon. Kaya naman sana'y ingatan din natin ang ating mga sarili. Ingatan mula sa kasalanan, ingatan laban sa galit, ingatan laban sa pagkukunwari, at ibigay ang sarili sa Panginoon pabalik sa Kanya, dahil Siya ay nagpatunay ng Kanyang pagmamahal sa atin, naglingkod, nag-alay ng Kanyang buhay sa ngalan ng pagmamahal para sa bawat isa sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa bawat kahilingan, ating sambitin, Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtitiyaga, manalangin tayo. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo naway magkaroon ng kaginhawaan ng loob na siyang hatid ng Espiritu, manalangin tayo. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha, manalangin tayo. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo, manalangin tayo. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon, dahil sa iyong habag sa sangkatauhan, ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginhawahin ng kanyang kabutihang loob at lakas. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking inibig sa'yo. Humihingi ng patawad mo.
tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilalaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang ng kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway at pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal na makalob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalagang Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. O Diyos, sana'y mahintulot
sa banal mo harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y manandaman. Kadakilaan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw sa mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaluubang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pagkikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyo. Mula sa iyong mapagpalang kamay, ay pamalagiin mo sa amin, pakundangan sa iyong patnubay, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang malangmaliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos kasama ang inyong mga mahal sa buhay, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.